Hello guys! Kumusta na po kayo? Welcome back po ulit sa Lutong Pinoy sa America. And for today's video po, tayo po ay magluluto ng version ng nanay ko ng ube halaya. Imagine niyo po yung nanay ko, 78 years old na ngayon. So, ang tagal na po nilang niluluto itong version na to ng ube halaya. Kasi bata pa po ako, nakikita ko na to niluluto ng nanay ko. So, pinilit ko siyang ibigay sa atin para i-share ko po sa inyo. Ito po yung mga kailangan natin sa cup. Meron po tayo dyang ube condensed milk na lang po yung gagamitin ko para hindi na po ako gagamit ng ube flavoring. Tapos yung ating pong evap milk, maglalagay po tayo ng butter, vanilla, tapos meron po tayo dyan itlog. Tapos ito po yung ating purple yam o yung ube. Frozen po siya, 1 pound po yung isang plastic, so dalawa po ito. Tapos optional lang po ito, maglalagay po tayo ng glutinous rice flour o yung giniling na malagkit na bigas. Makakatulong po itong pampalapot sa ating ube halaya kasi po yung gagamitin po nating ube ay galing po sa frozen at saka medyo may matubig na po siya. So, lalagyan po natin siya nito. Optional lang po yun, guys. Kung ayaw nyo po maglagay, okay lang. Tapos, ito po yung ating gata na gagawing latik. Tapos, nandito na yung mga lanera natin. Pinahiram ko na po sila ng butter. Butter na lang po yung nilagay ko kasi hindi pa po iluto yung latik natin. So, ngayon, guys, pakicheck nyo lang po sa description below lahat po ng mga kailangan nating sangkap para sa ating ube halaya. Isusulat ko po lahat doon. At sa mga bago po dito sa aming channel, sana po mag-subscribe kayo sa Lutong Pinoy sa Amerika. Umpisa na po natin ang pagluluto ng ating ube halaya. Salamat po. So, unahin nating lutuin yung ating latik. Ilagay na natin itong ating gata. Hintayin natin yan, guys, hanggang sa matuyo siya at maging latik siya. Habang hinihintay natin yung ating latik, pwede na natin i-mix yung ating mga gatas. Ito yung ating evap. Lagay ko na, guys, itong ating glutinous rice flour. Tapos, boost natin yung vanilla. Sunod natin yung mga itlog. Tapos, lagay natin itong ating condensed milk. Okay, set aside muna natin ito. Balikan natin yung ating latik. Okay, ito na siya, guys. Natutuyo na siya. Lalagyan ko lang siya ng takip para iwas sa talsik. Ngayon, guys, ito naluluto na yung ating latik. Konti na lang pag nag-brown na sila lahat. Pwede na natin ilagay sa ating bowl. Yan, lumalabas na rin yung mantika niya. Meron din akong video nito, guys. May kasamang budbud yun. Panoorin nyo sa aming channel, Lutong Pinoy sa Amerika. Last year ko yata yung ginawa. Kung gusto nyo rin matuto ko paano gumawa ng budbud. Okay, pwede na natin itong i-off. Ito, ilalagay ko na siya sa ating bowl. Pwede na to. Nang ating latik. Ngayon, guys, isusunod na natin yung ating ube halaya. Lagay na natin yung ating butter. Mainit na yung ating pan. Kain muna natin siya mag-melt. Ngayon nilagay na natin itong ating mixture.
Ngayon, pwede na natin sunod yung ating ube. Haluin lang natin to hanggang sa maluto na siya, lumapot siya. Okay guys, ito malapit nang maluto to, konting-konting halo na lang. Bigat na siya at masakit na sa kilikili. Yan. Ibigyan ko kayo ng tip. Kapag kaangin yung ube, halaya, hindi na siya dumidikit sa kawali kagaya nito yun. Yan o. Nalaman ko yan sa nanay ko nung nandun pa kami sa Pampanga. Nasa Pilipinas kami, madalas kami nagluluto nito. Sabi ng mga matatanda, kapag hindi na daw siya dumidikit sa kawali, ibig sabihin, luto na yan. Ayan, no? Pagka ginanyan mo siya at sumasama na siya lahat. Yan. So, yung off na natin itong stove, tapos ilagay na natin siya sa ating llanera. Sarap ito, guys. Okay. Yan, no? Pag ginanyan mo siya, oh, malinis na yung kawali sa ilalim. Okay. Ngayon guys, luto na to. Pwede na natin siyang i-off. At saka ang ganda ng kulay niya dahil hindi tayo naglagay ng flavor. Yung ube condensed milk lang, pwede na yon. Alam ko siguro sa Pilipinas meron din yan. Yan na lang gamitin nyo. Okay, off na natin siya at lagay natin sa mga llanera. Tap lang natin sila ng ganito para mawalan sila ng babo sa loob at magsiksik yung ating ube. Ito guys, tatlo yung nagawa natin. So palamigin muna natin siya bago natin lagyan ng latik na. So ngayon guys, malamig na yung ating ube halaya. Pwede na natin lagyan ng latik. Masarap to pag maraming latik na. Okay guys, ito na po ang ating nanay's version ng ube halaya. Napakasarap po nito guys, gayahin nyo po. At napakadali lang po ng mga sangkap. Maraming salamat po ulit sa panonood sa Lutong Pinoy sa Amerika. Sana po huwag kayong magsawa at pakicheck nyo po yung other videos namin. Marami po kami masasarap na recipe doon, lalo na po ngayong magpapasko. Thank you so much guys. Ingat po tayong lahat at Merry Christmas po sa atin. Sana po magkita-kita pa rin tayo sa ating mga susunod na video. Thank you so much guys. God bless po. Ingat po tayong lahat. And Merry Christmas sa lahat po. Thank you po.